So, welcome back guys sa aking YouTube channel, John Rock Studio. So, meron na naman tayong isang bagong video, isang bagong patch na na-request sa atin ng isang subscriber natin. So, sa nag-request, shoutout sa'yo Lodi. At maraming salamat din at na-request mo sa akin itong patch na to, no? So, itong ginawa natin patch guys is Slap Shock na patch. Ayan, so, ngayon ko lang ito na-try gawin. So yun, apply nyo na lang si MG nyo, 300, tapos kayo na bahala dyan kung okay sa inyo yung tunog. So sana maging okay sa inyo guys. So yun. So bago natin umpisan, gusto ko lang sabihin guys na yung gitara ko dito is naka-bridge pickup. So nakasagad sa baba. Guys, yun. So yun, umpisahan natin. So, una natin gawin muna is click ulit natin yung mode dito sa MG300. So, para na rin po ito sa mga ngayon pa lang po nakapanood ng mga video ko. So, una po natin gagawin lagi is click natin yung mode. Yan. So, ito yung para sa output natin o sa labas. So lagi kong ginagamit dito is yung Studio Direct. Yan. So, yan yung kanyang yung timpla ng kanyang low mid high. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga video ko, so copy nyo lang to, screenshot nyo. So after nyan guys, click nyo lang yung save ulit. Save. Yan. So magsisave yan. So ito na, bigyan natin yung patch. So click natin muna ulit itong edit. Yan. So punta muna tayo ng compressor. So guys, naglagay ulit ako ng compressor dito, no? So pansin nyo, lagi ako naglalagay ng compressor, no? Mga video ko. So hindi ko rin alam kung bakit. So siguro doon ko naririnig yung okay na tunog, na para sa akin okay siya. Ayan. So yun, yung out niya saka yung sensitivity. Yan, copy nyo lang yung screenshot nyo. Ayan. So lipat na agad tayo guys ng effects. So dito guys sa effects, so meron akong ibang patch na dito na ginamit. So talagang hinanapan ko na magandang tunog tong patch ng Slap Shock. Kasi tingin ko mahirap talaga siyang kung dito sa MG300, hindi ako sure, no. So feeling ko lang parang hirap na gawa ng patch. Tapos hindi pa na itong gitara ko is siya, stock lang, puro stock. Walang, hindi siya upgraded, so hindi ako sure kung nagawa ko ng tama ng patch itong Slap Shock. Ayan, so punta na tayo ng effects. So click lang natin yung group module na button dito sa MG300. So yung right side niya ng group module button. Ayan. So ito guys, ang ginamit ko ditong effects is modern
distortion. So ngayon ko lang din to na-try. Pero nung nakita ko to sa manual, tong modern distortion na to, parang mas madalas tong ginagamit sa mga metal na tunog. So tinry ko rin gamitin, no. Kasi baka umubra. Ayan, so pakinggan nyo na lang, no. Ayan yung level niya. Tapos ito ata ay, hindi ako sure kung filter ang ibig sabihin ito, no. Filter siguro to. Tapos yung distortion niya, ayan. So kunin nyo lang ng saktong-sakto to, guys. Screenshot nyo lang para ma-apply nyo ng ayos doon sa ating mga MG300 nyo. Ayan. So yun lang. So wala naman tong ibang page. Ito lang siya, no. So lipat na tayo, guys, na amplifier. Ayan. So ang ginamit, iba rin ang ginamit ko dito ng amplifier. So click na natin ulit yung group module na right side na button. Ayan. So ang ginamit ko dito, guys, is itong dual rectifier. So nagtingin-tingin din ako sa ano sa YouTube. So hindi ko lang, hindi ako sure kung mas madalas ginagamit yung dual rectifier sa mga metal na tunog, guys. Ayan. So yun, yung gain niya. Ayan, nakita niya naman. So medyo malapit na siya sa 3 o'clock. Ayan. Tapos yung kanyang presence, siguro mga 9, siguro 10 o'clock to, 10, nasa 10 o'clock. Tapos yung kanyang level, ayan, so medyo parang kaparehas lang ng presence, no? Ayan. Basta guys, sundin nyo lang yung, ano, sundin nyo lang yung mga level ng button na yan. So, lipat na agad tayo ng, yung ibang button ito. Ayan. So, dito sa bus, ayan, siguro mga 11 o'clock to, yung bus. Tapos yung mid, siguro malapit na mag 11 o'clock. Siguro kalahati nung 10 tsaka 11. Ayan. Mahirap talagang, hindi naman mahirap magtimpla dito, guys. Kasi parang hindi naman ganun kalaki yung kanyang advantage nung ano, kasi hindi mo makita, no. So kung meron kayong mga PC, so pwede rin pong magawa ng patch sa PC. At saka makikita nyo dun yung value talaga. Kasi may mga ano, makikita nyo na yung parang linya ng mga button. Kasi dito, guys, is ganito lang ang makikita natin. So, pwede na rin naman tong ano. Pwede na rin pagtiyagaan para makuha nyo yung patch. Ayan. So, yan. Screenshot nyo lang yan. Copy nyo. Para makuha nyo yung tamang timpla. So, bass, mid, tsaka treble. So, yung treble, tingin ko mga 2 o'clock to, guys. Ay, hindi. Mga nasa 1 at 2. Lahat, eh. Bagay, wala namang 1 at 2, no? So, hindi nyo rin ma-exacto. Ayan. So, okay. Try nyo lang yung copy. So, lipat na tayo ng ibang button, guys, after nito. So, lipat na tayo ng cabinet. Ayan, so, stock. Yung stock na may sa boogie, yung cabinet. So, yan din yung ginamit ko, guys. Rec 412, yung kanyang cabinet. Rectifier 412. Tapos, mesa, ayan. No? Mesa boogie at, ayan, guys. Ayan. Tapos, guys, ang ginamit ko ditong mic is condenser C414. Ayan, so, nakasulat naman dun, guys, no? C414. Ayan. Tapos, ang position ng kanyang mic is, ang tingin ko is nasa gitna to. So, adjust muna natin, click. Plano natin. Ayan. Gitna, tapos dulo. Ayan. Sa gitna. Ayan. Diyan yung mic. Yung ating C414 na mic. Ayan. So, ano pa? So, lipat tayo ng, ano, ng equalizer. So guys, ito importante to, equalizer. Lagi nyong tatandaan na importante itong equalizer. So bali minsan kasi dito ako nagbabase ng tunog niya talaga, dito ako na tinitimpla. Kasi minsan do sa amplifier, sa mga boto ng amplifier, eh, minsan hindi siya, parang minsan hindi siya, ano, kumbaga na-apply. Ano ba, sinagad mo yung bass o binawasan mo yung treble, minsan hindi siya, ano. Diyo kontento. So dito talaga ako sa equalizer na nagtitimpla ng ayos. So lipat tayo ng equalizer. Ayan, so ang diskarte ko naman dito, guys, sa mga equalizer button na 'yan. So para makuha natin yung tamang timpla dito, ang gawin natin ay yung pinakandulo ng button, tingnan mo yung katapat niyang guhit. So doon ako nagbabase. 'Di ba itong unang button na 'to? So yung unang guhit, tapos yung padalawa, yan. So, doon ko,
yun yung palatandaan ko para makuha ko yung tamang timpla niya, guys. Patulad itong padalawang button, so medyo pantay na siya doon sa guhit. Yan, para madali nyo lang makuha. Yan, yun ang pagbabasihan nyo yung mga guhit na yun para maitapat nyo yung mga dulo ng knob. Kasi importante ka, kasi itong equalizer, guys, is napaka-importante nito sa timpla. Ayan. So, yun, screenshot nyo lang. So, yun pala, may mga, ngayon ko lang din pala doon napansin, no? May mga level din pala sa baba. Ayan, yung mga 6.4K. Ayan, so, pwede nyo rin palang paggayahan to, ano? 1.2K, tapos 500, 220. So, yan, sa, kung sana maisakto nyo, no? Sa pagpihit nyo, sana sumakto. So, pwede rin yun. So, pwede rin yung sinabi ko na, ano? Sa tapat-tapat ng guhit nya. Ayan, so, yun lang, guys. Tapos lipat na tayo ng noise reduction. Yan, so naglalagay ako, guys, ng noise reduction dito, no, noise gate. Kasi yung gitara ko ay maingay. So pwede nyo yung, kung hindi naman maingay sa inyo, guys, pwede nyo naman yung babaan ng konti. Nasa sa inyo na yun, guys. Yan. Tapos, ngayon, guys, dito sa modulation, so wala naman ako nilagay, delay, tsaka reverb. So depende yan sa inyo, guys, kung gusto nyo maglagay ng reverb. Kasi kung delay naman, siguro, tingin ko walang delay, no? Pag mga metal na ano, katulad nito mga tunog ng slapsock. Pero tinry kong mag, ano, mag-reverb. So, nilagyan ko siya kanina ng, ito, room. Yan, ganyan lang, yung timpla ng room. Maganda rin siya pakinggan, guys. So, pwede rin wala. So, siguro kung halimbawa nasa mga, ano, nasa loob kayo ng kwarto, yung halimbawa nagpa-practice kayo ng mga kagrupo nyo, so, pwede mo lagyan siya ng reverb. Lagyan mo siya ng room na reverb, ganyan lang. So, ganyan lang, hating-hati lang yung kanyang ano. So, pwedeng meron, pwedeng wala, guys. Nasa sa inyo yan. Yan, so, yun lang. So, click na natin, guys, yung save. Sa mga hindi pa alam kung paano, so, click po. After nyo pong may apply yung mga level nitong itong patch, click natin yung save. Ayan. Tapos, yung white button na select, yun ang pang select po ng ating letter. Kunyari, ano ba? Slap shock, no? Ayan, S. Tapos, ang space natin dito is yung group module. Right arrow, yun ang space. Ayan. So, space natin. Yun. Tapos, itong select button ulit. Hanapin natin yung L. Yun. Tapos space. Letter A. A ba o? A na. Tapos mali spelling ko, ano? Ano ba? Tapos P. Sorry, guys. Space. Tapos S. Tapos H. Layo ng O. Slap shock. Sana, guys, okay sa inyo yung tunog, no? Slap shock. Okay, sorry, ako mali spelling ko. Baka mali spelling ko, hindi ko alam, guys, sorry. Hindi ko makancel yung cellphone ko, yung tamang spelling. Tapos, pag space naman, guys, yung, ayun, mayroong space yung sa baba. Kung yung walang letra, space lang talaga. Tanggalin natin, ayun, no? Yan. Tapos after nyan, click lang ulit natin yung save. Ayan, so meron na tayong slap shock na patch. Ayun, yun lang, guys, sa ngayon. So sana magustuhan nyo tong patch, no? At sana magamit nyo to sa mga gig nyo, sa mga practice. Ayan. So salamat ulit doon sa nag-request ng patch at nakagawa tayo ng slap shock patch. At doon sa mga ano po na may mga iba pa pong request. So, abang-abang lang po tayo, guys. Sana magawa ko pa ng patch talaga yung mga request nyo. Sana kaya nitong MG300. No? So, gawin ko po talaga ng paraan. So, yun lang, guys. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para update po kayo sa mga video pa na i-upload ko. So, marami po kong i-upload na patch. Sana magawa ko lahat yung mga request nyo, guys, para makapag-upload ako ng marami. Yan, so yun lang. Thank you, guys. At maraming salamat.